Yun ang talaga. So, sa ngayon, kung magtatalong tayo, ang gagawin natin mga ka-farmers ay ito. Magtatapruning tayo. So, sa may mga ganitong edad, kung pansinin na tayo, pansinin natin yung ano, yung unang tanim natin, pag ganito na yung tangka niya, ay kukunin natin dito sa ano, tanggalan natin ang dito. Ito yung tinatawag na top pruning. Tapos dito sa baba, ayun, dito. Ito pag may lumabas na sa dito, may pag may lumabas na ganito ka ano, dito mga ka-farmers, ito. Pag may lumabas na ganito ka haba, tatanggalan natin. At iiwan natin yung ito, ganito. Ayan. Ito ay ano, cutting. Ayan. Tapos ito. Pag may itong dahon nito sa pinaka-top pruning, ay hindi natin tanggalan ng ano, ng yung ano niya, yung silbing ano niya. Ito, yung kahoy niya. Para ito ang magtuloy-tuloy na magbigay ng ano, magandang puno at magandang bunga ng ano, yung mga ano, ito ganitong sistema, tuloy-tuloy na 'to. Pag tinanggalan natin ang ano, itong dito sa gilid. Ito. Yan po ang tinatawag na top pruning at tinatanggalan natin ng ano ng dito sa pinagilid sa silbing sa dahon niya. So yan po ang napakagandang resulta po sa ano top pruning. Alaga natin. So, ayan. So, ayan mga ka-farmers. So, magandang hapon. Medyo kakaiba yung panahon natin ngayon dito sa Cebu. So, parang bagyo na talaga tayo. Kasi taglamig. Grabe yung lamig dito mga ka-farmers. So, 'yan. Oh. Dito tayo sa talungan natin. Check tayo sa talungan natin kung ano na ang resulta po na nag-o-observe kami sa ngayon. Kasi para makatipid sa ano sa insecticide. So mag-check tayo kung may diferensya ba yung ano, yung isang araw at saka sa dalawang araw. Kung ano ang resulta sa ngayon, kung may tama ba ng insekto. So yan, check tayo. Ito na po yung ano resulta po sa ano sa bagong pruning natin. So ito yung mga ka-farmers. So ayan. Siguro bukas ang ano may ano tayo dito, may order tayo bukas. So tingnan natin kung may tawag ba kasi bukas ang ano ang date ng harvest nito. So, sa napansin ko, medyo okay naman mga ka-farmers. Kasi sa lakas ng ulan kahapon at kaninang umaga. So,
Tingnan natin. Medyo okay naman ang resulta. So ito kulang pa to sa edad. So hintay-hintay tayo. Kasi hindi pa bilog yung ano eh. Hindi pa masyadong bilog yung ano yung bunga niya. Medyo pataas pa ang tubo niya, pero yung hindi pa masyadong ano, maganda ang pag ano niya, yung taba niya. So ito po yung ano natin. Resulta po sa 2 araw na wala pang ano, na walang spray. Dahil sa lakas ng ulan. So pag mag-spray kayo matag-ulan, so useless na yung ano natin, yung pagbigay ng insecticide. So sana amoy ko ngayon medyo may baho pa ng ano ng insecticide, yung medisina. So yan po. So ito yung ano, yung bago naming pruning sa ito yung ano resulta. Tingnan niyo mga farmers. Grabe yung ano talaga, oh, yung ano namin, yung talong namin, kung bakit ano matangkad yung ano niya, yung pagtubo sa ano niya. Tingnan niyo mga farmers. Isang taong ano yung tangkad ng puno ng talong namin. Pero okay naman yung pagbigay ng bunga niya, medyo okay naman. Hindi naman masyadong hindi gaya dun sa unang tanim natin na sa ganitong edad na wala talaga ano ng bunga. Pero sa ngayon, pansinin natin mga farmers, dito tayo. So ito yung una naming tanim. Medyo kakaiba talaga yung ano namin dito sa panahon. So dito tayo mga ka-farmers. So check tayo. Ayan. So pansinin nyo mga farmers. Sa unang ano, unang tanim namin. So ito. Medyo naglaglagan yung mga ano. Ayan. Ito yung unang tanim. So ang bunga niya ay nandun sa pinaka taas. So yun. I-compare natin dito sa ano katabi niya. So yan mo mga ka-farmers. Pansinin nyo. Ayan. So yung bunga niya, walang bunga sa taas. So ayan. Ayun. So ayan. Dito mga ka-farmers, kaya nga nagkaiba yung ano, yung resulta ng talong namin sa unang ano, sa unang tanim namin sa ganito pa lang ito ay tinanggalan namin ng ito dito sa gitna. Ayun. Ito yung ang tawag namin dito ay top pruning. Ayun. Para yung ano niya, kinuha namin dito sa pinakagilid. So, basihan na natin dito na ito yung unang tanim namin, bago. Ito yung dito. Ito po yung ang resulta na kinuha namin yung ano, yung top pruning. Ito. Tapos, ang itong una ay hinayaan lang namin. So, walang kuha dito. Tapos, walang kuha dito. Dito sa gilid. Ito. So, ito po yung resulta. Huli na yung, ano niya, huli na yung bunga niya. Tingnan nyo mga farmers. Ito yung, ano, kasi yung pag, ano talaga, yung pagtatalong, ay dapat nating obserbahan, ay obserbahan, na kung ano ang magandang resulta. So, yan. Ito yung resulta mga ka-farmers. Ang top pruning ay para sa akin ay maganda ang resulta. So ayan, ito po yung resulta mga ka-farmers. Ayan, oh.
ang kikinis. Tapos ang hahaba ng mga ano niya, ang bunga niya. Tapos sa napansin ko, yun no. Sa isang puno, ilan ba yung anong bunga? Isa, dalawa, tatlo, apat. So yun, may kasunod ito. So hindi tayo lugi. So yung iba may ano, dalawa, pero nandun sa baba. Ayun no. So ito po yung resulta. So ayun no. So ayan. Ito po yung ang resulta sa talong natin sa top pruning. So dito tayo sa ano natin sa unang tanim na top pruning. So ayan, yung bunga niya ay sa ano sa una nating talong. Tingnan niyo mga farmers yung unang ano ay nasa taas yung bunga. So yan po ang kakaiba po sa top pruning natin. Pansinin niyo mga farmers. So yan. Ang bunga niya ay nasa ilalim ng talaga. So sa ngayon, kung magtatalong tayo, ang gagawin natin mga ka-farmers ay ito. Magtatapruning tayo. So sa may mga ganitong edad, kung pansinin na tayo, pansinin natin yung ano, yung unang tanim natin, pag ganito na yung tangka niya, ay kukunin natin dito sa ano, tanggalan natin ang dito. Ito yung tinatawag na top pruning. Tapos dito sa baba, ayun, dito. Ito pag may lumabas na sa dito, may pag may lumabas na ganito ka ano, dito mga ka-farmers, ito. Pag may lumabas na ganito kahaba, tatanggalan natin. At iiwan natin yung ito, ganito. Ayan. Ito ay ano, cutting. Ayan. Tapos, ito. Pag may itong dahon nito sa pinaka-top pruning, ay hindi natin tanggalan ng ano, ng yung ano niya, yung silbing ano niya, ito, yung kahoy niya, para ito ang magtuloy-tuloy na magbigay ng ano, magandang puno at magandang bunga ng ano, yung mga ito, ganitong sistema, tuloy-tuloy na to pag tinanggal na natin ng ano, itong dito sa gilid. Yan po ang tinatawag na top pruning at tinatanggalan natin ng ano ng dito sa pinagilid sa silbing sa dahon niya. So yan po ang napakagandang resulta po sa ano top pruning. Yan po. So yan, hanggang baba talaga yan. Oh, ang daming bunga. So ayan. Ayan po mga ka-farmers. Ayan, dito tayo sa bandang baba. Ayan, para makita natin yung ano, resulta sa anong kakaiba ng ano, top pruning. So ayan mga ka-farmers, nandun sa pinakakabilang ano, kabilang kama, pansin niyo mga ka-farmers, ang daming bunga. So yan po ang magandang ano resulta po sa top pruning. Hindi gaya nitong ano ng dito sa walang pruning po, top pruning. Ang bunga niya ay nasa taas. Pero yung ano ya, grabe yung ano, yung puno niya mga ka-farmers. Yo. Ang lalaki ng puno niya, tapos yung haba niya ay grabe. Mga ano yata to, mga 8 feet ang haba niya. Pero hindi gaya dito, ano lang, 5 feet.
dito sa Agata Prony. 5 feet lang. Pero tingnan nyo mga farmers ang resulta po sa ano natin, sa taproning. Ang daming bunga. So yan po. Sa sinong mag ano dyan, magtatalong, so maganda ang taproning mga ka-farmers. So yan. So yan po. Yan po ang na-observe namin dito sa talungan namin. Kung gusto nyong mag ano, mag makita yung resulta at maganda yung maganda ang kita, so ito yung ano gagawin natin sa susunod. Kung gusto natin magkapira agad, so yan. Yan po mga ka-farmers ang talong natin. Yan. Oh, hanggang baba. So ayan, bukas malalaman natin bukas kung ano po, may harvest ba tayo bukas. Medyo ang bunga natin sa ngayon, medyo kulang pa. Medyo kakaiba pa yung ano, resulta. Medyo payat pa. Ayan o. So, ayan. Pag pisilin mo, pakalambot pa. Wala pa talagang laman. Ayan. Kulang pa sa edad mga ka-farmers. So, ayan. So, sana may natutunan tayo sa pagtatalong natin na kung ano talagang maganda na magkapera tayo agad at ang bunga niya ay maramihan. So yan po ang sinasabi ko doon kanina, ay yung top pruning ay maganda po sa pagtatalong. Kung paano natin gagawin iyan. So yan po. Grabe, ang dami po talaga mga ka-farmers yung bunga. So yan, God bless.